Nagpapatuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa dalawa pang pasahero ng lumubog na MV Maharlika 2. Para sa update, may news to si Marisol Abdurrahman. Marisol. Hawi, katatapos nga lamang nitong briefing at anumang oras simula ngayon ay muling ipagpapatuloy ang mas pinalawak pang search and rescue operation ng Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa karagatan ng Surigao. Hanggang ngayon kasi, Hawi, dalawa pa rin na sakay ng lumubog na MV Maharlika 2 ang pinagahanap. Kung kahapon, Hawi, dalawang vessel lamang ng Philippine Navy, ngayon apat na vessel na nakatakda nilang i-deploy para galugarin at suyurin talaga itong karagatan ng Surigao at gayon din sa iba pang kalapit na lugar para hanapin nga nila ang mga nawawala pa rin. Hawi, bagamat dalawa na lamang ang sinasabing missing ng Philippine Coast Guard, ayaw rin pa kasiguro ng Philippine Navy. Tulad na lamang kahapon na initially ang sinasabi sa kanila ay tatlo na lamang ang missing, but fortunately, I don't know if it's unfortunate, dahil marami pa rin naman pala talagang nawawala, nakarecover po sila ng limang katawan, bagamat bad news ang aho ito para sa kanilang mga kaanak. Kahit papano, nabunutan na rin daw sila ng tinik dahil hindi biro, Hawi, yung kada may dumarating na lamang na rescue team ay nandito sila para mag-abang sa kanilang mga kaanak. Kaya naman nung makumpirma nga nila na yung kanilang mga kaanak ay kasama doon sa mga na-recover kahapon, talagang bumuhos ang emosyon, hindi man nila matanggap, pero talagang wala na rin daw silang magagawa dahil kasama nga raw ito sa talagang kailangan nilang tanggapin sa ngayon. In fact, karamihan sa kanila, Hawi, ay nandito pa rin dahil matapos nga nilang ma-identify ang kanilang mga kaanak kagabi, we understand isinaayos agad ito, isinailalim sila sa autopsy, at hanggang ngayon ay nakaburo na sila dito habang inaayos ang kanilang mga biyahe at mga papeles papunta sa kanilang mga destinasyon. Hanggang ngayon naman, Hawi, birbo pa rin tayong makakuha ng panayam doon sa shipping company na nagmamayari nga nitong MV Maharlika 2. Pero kagabi, nagpalabas na sila ng kanilang statement. Ang sabi nila, nakikipagtulungan naman daw sila sa mga otoridad sa pagsasagawa ng rescue operation at hindi rin daw sila titigil hanggat hindi na-account lahat ang mga missing pa nga na ayon sa Philippine Coast Guard at dito na rin po sa CDRRMO ay dalawa na lamang. Sa puntong ito, Hawi, kasama mismo natin ang CDRRMO na siyang nag-oversee ng operation dito, especially itong nagdidil dito sa mga biktima na nandito pa rin ngayon sa pantalan kung saan sila nag-depart nung time na yon na nagkaroon ng aksidente. Kasama po natin si Attorney Manuel Coro ng Surigao City CDRRMO. Sir, kasi kahit kami, you can attest na hindi tayo gaano nagkakaroon ng ugnayan doon sa may-ari ng barko. Now, we would like to know directly from you, kumusta naman ho ang kanilang pakikipagtulungan, although nagbigay sila ng statement na nakikipag-cooperate daw, kumusta po ang kanilang tulong na binibigay? Kasi very clearly responsibilidad naman ho talaga nila ito. Sa yung may management ng barko, ay nagpunta ko sa opisina nila at sinabi nila doon sa akin, bibigyan niya ng kunting halaga yung mga survivors. Binigyan naman nila ng tag 3,000 yata yun pang pamasahe. At saka sinabi rin nila sa akin na yung expenses sa hospital isasagot rin nila, at saka yung expenses sa funeraria sila rin sagot. Pero sa ngayon, yung mga labi ng yung patay, ang city government muna ang asikaso doon, at saka sinabihan yung mga pamilya para mapuntahan naman nila at ma-identify yung mga patay. So for now, talaga ang Surigao City ang nag-asikaso simula kahapon nung na-recover at hanggang nakaburo na ngayon sa funeraria. Is that right, attorney? Iyon. At sabi ng management, tutulong na rin sila. Alright. Pasensya na, we have to ask you this. Initially, ang sinasabi, tatlo lang ang missing. Pero nung may na-recover na lima kagahapon, sinabi na ho ninyo, pati ng Coast Guard, na lima pala ang missing. Now you're saying may dalawa pa? Paano ho nangyari ito? Bakit nagkakaroon ho ng discrepancy sa ating figure, sir? Sa umpisa kasi, yung mga survivor, hindi na-process yung iba, hindi dumaan sa operation center. Kaya nagkaiba-iba yung hindi nagtugma yung mga listahan. Sa ngayon, after recovery of the five bodies, inano namin yung mga records, sabi ng yung isang kamag-anak na may isa pa silang padre de familia na patay. At saka may isang babae
nagsabi rin na yung kasama niya yung driver ng isang truck. Pero unverified yung isa, yung driver, kasi wala sa manifesto rin. Pero yung isa, manifested yung kamag-anak na... So kumbaga, nito na lamang kasi naglutangan yung iba pang mga kamag-anak nila na naghahanap na pala ng kanilang mga relatives. Nakasama pala doon sa barko, no? Alright. Howie, baka meron kayong katanungan po additional dito kay Attorney Coro? Yes, Attorney Coro, pakilinaw lang po ayon sa inyong kaalaman, ano po talaga ang dahilan kung bakit lumubog itong barko? Kasi may narinig kami na yun nga, nagkaroon ng mechanical failure at masama rin yung panahon. Ano bang mas malaking factor dyan? Kung hindi masama yung panahon, ibig sabihin baka hindi lumubog to dahil lang sa mechanical failure or lulubog pa rin yan kahit walang sama ng panahon? Dito sa Surigao City, wala namang signal na nilabas ng Pag-asa. Walang linabas na Pag-asa dito sa Surigao City. Kaya pinatuloy yung biyahe niya na mga otoridad dito sa Lipata Port. Yung party naman doon sa yung incident of the vessel's mishap, talagang maalon talaga yung party doon. It is part na masyadong malalim, more than 1,000 meters yata yung deep ng dagat, kaya masyadong maalon doon. Hindi pa, ang investigation, continue pa yung investigation ng Marine Inquiry at saka yung ibang ahinsya, gaya ng Coast Guard. Inaano pa nila pag-interview yung mga crew at saka yung ibang survivor. Kaya iba-iba ang account ng mga survivor at saka yung crew. So Attorney Coro, ano ba yung civil defense protocol? Kapag walang storm signal, ibig sabihin ay pwedeng payagan kahit nakikita naman through visible observation, visual observation lang na sobrang maalon nga ang dagat at sinasabi rin ng mga pasahero na naglayag daw itong barko. Habang talagang masama na yung panahon. So, ibig sabihin, kahit masama yung panahon, basta walang storm signals, pwede maglayag ang mga barko sa inyo? Ang protocol talaga sa barko, yung mga warning o signal ng Pag-asa. Kung walang warning, at saka matantiya naman dito sa karagatan kung talagang masama ang panahon. Iyon lang, malapit na yun sa kuan yun. Sa Surigao Street, papuntang ibang yung sa Liti Gulf, kaya masyadong malalim ang dagat at saka maalon. Okay. Sige, maraming salamat po, Attorney Coro. At maraming salamat din, Marisol Abdurrahman, na nasa Surigao City.